OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama si Nate Robert at Derek Chapp. Silang mga kasama natin sa andito na tayo, Diyos ko. Ito yung unang araw ng pagkatapos natin magnilay, mangilin, kasi nakatapos na Holy Week. Pagkatapos natin tumino, pagkatapos natin kalimutan muna ang lahat ng mga bisyo, di ba? Basagan na ngayon. Basagan na. We have to celebrate. Yeah, and the person na kasama natin ngayon is the perfect person. It's the perfect person. Dahil nandito sila ngayon sa pinakabagong tambayan dito sa YouTube channel, ang OOTD! Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. With my nanay na, biruin mo, handang-handa na siya at excited na siya kung anong pag-uusapan natin ngayon dahil mas excited yata ako. Nanay Jobert Sukal dito. Yes, of course, anak ko, Direct Chops Manansala. Sino hindi ma-excite? Diba, after natin puro dasal, hindi tayo kumain ng karne, alam mo, lahat ng mga pagninilay, lahat ng mga panata natin ay tinupad natin for the whole week. Because it's the Holy Week. Yeah. Ngayon ay Easter Sunday. So, ano pa asahan natin sa Easter Sunday? Di ba dapat mag-rejoice, mag-celebrate? At ibang klaseng celebration ang gagawin nating oras na ito. Iba. Dahil, ang bisita natin ngayon, kung pinag-uusapan natin ay karne, mukhang marami na talaga siyang mga masasabi at maikukwento tungkol sa karne. Siya lang nakakaalam sa mga presyo ng karne sa mga panahong ito, mga kaibigan. Ang mahal na mahal natin, sobrang mahal ko to. Kaibigan ko to, hindi siya plastic. Napakatotong tao. Napakatotong tao. Diyos ko, kaya kinakabahan ako actually. Oo, kung paano natin maitatawid ito na parang wala lang. Yes, alam mo na, siyempre, the one, the only, the star. The real star. Real star. Yeah. Keanu Reeves. It's Keanu Reeves. Yes! Parang minawarningan mo ah. Parang ka pinaringgan no. Huwag starlet ha, star. Kasi may nangyari. Bago mag-Holy Week, may isang nagmahadera na tinawag siyang starlet. Anong ginawa? Pinatulan. Pinatulan ko. Binilangan ko ngayon. Manalo ka muna ng PBB bago mo tawagin starlet. So after natin na magplastika sa Holy Week, back to normal tayo ha, mga makasalanan sa mundo. Huwag kayo mag-inarte dyan, lahat tayo sumusubo, di ba? Tama naman. Oo. Kung iba hindi, pero papunta rin doon, di ba? Nay, diba? Boring naman yun ay kung hindi susubo. We're talking about food, ha? Food. Food for thoughts. Ang inisip mo, food? Sa aming nanay, hindi. Hindi namin sinusubo yung food. Kinutsara namin yun. Sakit yun. Alam mo naman to, di ba? Isa siyang actually babaeng bakla. Di ba? Actually, hindi ko nga... Babae ka ba talaga? Hindi, nagkamali nga sa akin na eh. Oo, pero... Anyway, at least ano, adjustable. Pwede side A, side B. Nakaplaka. Pwede pahigain, pwede patuwarin. Naku, I don't know how to say it, pero siyempre. Anyway, it's a Sunday. Ako yung nataga-excuse ko. It's a Sunday. Yeah, pero mga OOT dyan, so, kung ano man yung mapag-uusapan namin ngayon, well, we'll just talk about things na nangyayari. Maaari may ma-offend kami, bahala kayo kung ma-offend kayo, pero ang gusto lang namin ipabatid ay yung mga bagay na hindi araw-araw ay kaya natin pag-usapan. At saka sa mga bagay-bagay na ito, akala na it's just all fun. Yes. But we learn from here. Yes. We all learn from here. Yes. Especially, ang misconception kasi pag sinabing Keanu Reeves, akala nila hindi matalino. Ay, taray. That's wrong. Actually, he's more intelligent than many of us. Kaya lang, syempre, ibang mga kanyang mundong ginagalawan at ibang kinagisna ng mga tao sa kanya. At saka pag sinabi Keanu Reeves, bakit puro lalaki lang pinag-uusapan? Parang, wala na ba kaseryosohan? Hindi ba pwedeng pag-usapan ng pamilya ni Keanu Reeves? How are you as a mother, as a sibling? Bakit pag pinag-usapan Keanu Reeves, para bang nagbibilang ka ng mga lalaki sa paa, sa kamay? Parang hindi sila interesado kasi, ay, oo. Bahala na kung saan ako galing, parang ganun. Oo. Ewan ko, basta na napansin lang nila yan na pag
pag mga puro kalalakihan, mga kalandian, ang taas ng views. Kaya huwag tayo mag-topic ng family. Kasi hindi naman to business channel, hindi naman to religious channel. Hindi to. Diba? Hindi naman to... Uy, nahanap ang lolo mo, hindi pa napakita na ba? Anyway. Uy, mayroon ngang ano daw, yung ano? Patong sa ulo niya. Ay, meron na. Hanapin natin na, sayang din. Alam ba kung nasaan? Diyos ko, nandyan lang yan sa... Kundi lang, konting ano lang, konting seryoso lang ng konti. Anong tutunay na pangalan ni Miss Keanu Reeves? Ay! Naku, magagalit si nanay. Oh. Janet Duterte. Oh, kasi Duterte yan. Totoong Duterte yan. Totoong Duterte. Yun talagang apelido mo. Yeah. Hindi yung apelido ng asawa mo. Nagka-asawa ka, di ba? Ano, ano na, yun ang gamit kong name. Kasi hindi pa ako anal. Nagkasal kasi kami. Pero wala na yun kasi ilang years na eh. 24 years na kami magkahiwalay. Parang nararamdaman mo pa rin yung pagmamahal. Sa kanya? Marunong ka ba? Hindi ah! Marunong ka ba magmahal? Marunong naman ay! Di ba dyan ako namulubi? Ay ayoko na magmahal. Ang mahal din. Mahal mo? Oo. Alam mo yan, Nay. Yung mga staff, nanonood kayo. Narinig yung mga tawa niya. Pero at least, honest siya. Hindi dahil support ka maganda siyang babae, sikat siya. Pero di ba, inaamin niya na gumagastos din siya. Ay, ang daming mga babae ngayon, ang mga big stars na gumagastos, di ba? Pangalanan man natin. Plus, di ba si Kim Cho, lagi niyang binibigyan regalo si Gerald, na-interview naman siya lagi dyan. So, di ba, inamin naman nila na parang gumagastos din naman sila. So, practical na kasi ngayon na, 2024 na, kaya kailangan upgraded tayo lagi sa trend. So, marami ka ng ipon. Handang-handa ka na ba? Ngayon pa lang ako magsimula. Naubos mo talaga? Kasi naubos. Ano, guwapo naman kasi. Sila sino ba? Ito mga artista din? O mga... Ayaw naka-bankrupt sa akin. Hindi naman. Kasi ang artista, in fairness, mayroon naman silang pera. Oo. Kaya hindi na kailangan ng datong doon. Ang kailangan lang ng sa artista, yung time. Kasi 'di ba kung kailan mag-swak yung ano namin, tapos tatakas-takas, ganoon. Pero sino naka-bankrupt sa iyo? Eh, yung Bagets na 19 years old. Oh, andito pa ba siya sa Quezon City? Nandiyan pa rin, nag-ano na, palipat-lipat ng bar. Bumagsak sa gay bar. Talaga? Ilan taon ngayon? Magpa 5 years. Pero that time 19 siya, fresh na fresh pa. Parang kung sa niyog pa malauhog talaga. Ay. Saan kayo nakakilala? Sa bar lang din, pero yung gimmickan bar, oo, tapos hanggang, ayun, sumakit ang ulo ng lola mo, ganun-ganun. So, nagkahiwalay kami, pero hindi namang nagiging mag-best friend kami. Nag-live-in kayo? Tapos nakita ko na lang siya na, di ba, madalas tayo nagpupunta sa mga gay bar. Pangalanan ba natin kung saan? Ay, malinis ako, ha? Oh, malinis ay, ako! Tama ako ng Adonis, eh. Adonis mo. So, nakita ko siya doon. Sa Adonis? Yung ex ko, di sa 690. Ah, sa isang sa kalabang bar. So, ayun na, parang napunta siya doon. Sabi ko, okay. So, nisinuportahan ko na lang. Oh, kasi alam mo, kaibigan, hindi porke nagtatrabaho sa gay bar, ha? Ang sabihin mo, tama, mababang uri. No, of course, no. May mga dahilan sila kung bakit sila napantal sa mga lugar na ganyan. Actually, they have the most beautiful stories. Yes! Oo! The most beautiful stories. At ang lola mo, ang sarap lang sa kanya kasi nakikinig siya sa mga stories. Yes! Ay, naubos tuloy. Doon naman ako natuto din sa mga kwento na mga ganyan. Kasi hindi naman ako nagja-judge, Nay. Yes. Ayoko lang yung... Yung alam kasi natin yung takbo ng buhay nyo kung pareho kayong ganun. Mm-mm. Kunwari, nagtatrabaho siya sa gay bar. So alam natin na kaya siya na pumasok dyan kasi easy money, yes. Tapos pera-pera lahat. Mm-mm. Eh, paano kayo magkaroon ng harmony kung ikaw din gusto mo rin ng diskarte? Mm-mm. Parang mahihirapan kayo kung love ba ito nararamdaman natin o kailangan lang natin isa't isa? Parang ganun. So, diba? Anong ending? Na-realize mo ano? Ang ending nga. Kasi naubos na ako. Hindi pa naman niya ako iniwan nung wala na. But it was your choice. Choice ko yun. Choice kasi yun. Ang happiness ko is masarap. Oo. Na-enjoy mo naman. Bakit kasi? Hindi naman masarap ako. Masarap siya magluto? Hindi naman ako nang-scam or hindi naman ako nangutang para ibigay sa kanya. Masarap diba? Siya magluto. Ano pinagsasabi, oh? Ikaw, iibahin mo talaga ako. Papunta dito yung alon. Ang alon papunta doon, eh. Gusto mo talagang, ano. Itong so, lang. Hindi naman, yung
ex ko na last na ano, hindi, magaling lang talaga siya kumain. Umukbang talaga siya na eh. As in mukbang. Oo, Korean mukbang talaga siya. Tapos madami siyang mga, may mga vegetables na kinakain. Wala na vegetables, raw. Hilaw. I-arte-artehan mo pa eh. Hilaw ang kinakain. Basta yun na yun, mukbang. As in mukbang talaga. In short, na-enjoy mo yung performance. Oo, kasi hindi naman lahat ng lalaki nagmumukbang. Pero sa totoo lang, nanay, may mga talagang babae na gusto na ganun. Yun yung kanilang fetish. Actually, hindi ko siya bet noon. Hmm. Siya lang ang gumawa sa akin yan. Kaya ang lola mo, nabaliw. Pagkatapos, magkano? Kailangan mo. Tanong lang. Kasi siyempre maraming curious. Hmm. Sa ganda mo, sikat ka. Hmm. Magkano ka magbayad? Hindi naman ako nagbabayad, Nay. Ano yun? Magkano inabot mo? Magkalipin kasi kami. Tapos, syempre, puno ang rep. Lagi kang may pagkain. Kasi may ano eh, nagpakitang gilas ang lola mo, di ba? 19 years old. Baka iwan tayo, Nay. Alam mo na. Dapat para busugin mo ng busugin yun. Oo, kasi syempre, pangangailangan sa pamilya. Eh, hindi ko naman alam, pati pamilya, ikargo ko. Bagong rubber shoes. O, kasama na yung mga, ano, mga pangdamitan niya. Kasi syempre, artista ka na eh. Hindi mo nang pwede nakachinelas yung jowa mo. Oh, hindi siya nagtrabaho at all during the... Ako na lang ang tinatrabaho niya. Hindi na nila. Nasa shock si Direk Chopson. Nasa shock siya. Actually, Nay, yung mga ano, yung ano ng tao, parang siguro na ano na yun sa ano natin, kultura. Na parang kung magkaedad ka na, parang wala ka ng silbi sa lipunan. Parang laos or matanda, yun na yung tawag sa yung gurang. Parang ginawa nilang ano kapansanan. Oo. Na imbis na natural lang naman ang tao na unang pinanganak, na unang tatanda sa iyo. Yes. Pero ikaw, kaya nga generation to generation tayo, 'di ba? Pero ikaw, not in fairness to you, ha. You never aged. Ay, thank you, Nay. Ano secret? Ano sikreto mo diyan? Lunok. Lunok lang lunok. Ano secret? Talaga? Ay, ngayon, masad, ganun. Nay, lumunok ka nga, Nay. Ay, wag ako. Kasi lang marunong sa ganyan. Pero, what I mean is that, mamarusay siya magdala ng ano lang yun, binabash ako ngayon dahil nga, parang kasama na yung inggit na parang gusto nila makita ako na losyang, na ano. Alam mo na yung mga tao, may inggit sa katawan. So, ako naman, masaya lang kasi ako. Hindi ako affected sa i-judge ako ng tao kasi hindi ako mag-a-adjust para sa inyo. Mm-hmm. Kung saan ka masaya, di ba? Yung gagawin my mo? Life is my privilege. Hello. Oh, labang ka doon. Diba? Kaya sinasabi ko, matalino talaga siya eh. Walang tatalo. Ang mga pinanggagalingan. Nabulo na ako sa matalino. Hindi, ang kanina ba tumatawa to? Ang animal na to, You are very intelligent. Ibang kasi iba't ibang klase ng katalinuhan, okay? Yung academically she is, no? Pero sa buhay, sa pati sa ano sa buhay, sa pagdala ng buhay, matalino si Kiana. Kung baga akala ng mga tao ganun-ganun lang kasi sabi, sexy style, tandam lalaki. Bakit? Anong kaibahan nyo? Hindi, madalas kasi ang pamantayan ng mga tao sa pagiging matalino ay marino mag-Ingles. Mm-hmm. Pag nagsalita ng Tagalog, fluent, maganda, magaling, klaro. Siya, maraming hindi. Pero kapag pinakinggan mo kung paano siya nagsasalita at kapag inintindi mo kung anong sinasabi niya, hindi lahat ang kagaya ng tao kagaya niya. Yeah. Siguro na ano na lang yan. Ay, thank you ha. Hmm. Parang ano, parang birthday ko ngayon ha. Blast na ba to? Hindi naman. Hindi, yung ano lang, siguro natutunan ko yan ay yung nasa taong labas kasi ako. Lagi kasi ako nasa labas. Siyempre, wala mong pamilya dito. So, na-absorb ko lahat ng life story ng mga tao. Or masaya ba siya, o malungkot, anong problema niya, paano nagkaganyan. Na-absorb ko siya lahat. Kaya doon ako humuhugot na ganito ang dapat ito yung reality. Ayoko kasi yung gawin kong komplikado ang buhay ko para lang i-please ko kayo, para lang hindi niyo ako i-judge. Ayoko. From the start, ganito na talaga ako. May trabaho ka ngayon? Mayroon na yun. Oo, very good. Ano, corporate? Parang may nakita ako na kulang na lang mag-gown ka sa papasok sa opisina. Alam mo naman yung corporate, kailangan kagalang-galang daw. Kahit naman gaano natin ka-corporate, ganun pa rin yun. Tinitinang pa rin yung mo eh. Totoo, no? Mm-hmm. So, ano naman, may regular ako.
nag-oopisina. So may negosyo kaya kailangan ano para inisip ko bago ako mag-retire na yung syempre mayroon tayong retirement age, di ba? So bago man ako mag-retire that time, syempre ayoko naman bigyan ng sakit na ulo yung mga anak ko na kaya pala mayroon kang bagnet at saka bagoong. Ito isa sa mga negosyo ni Kiana. Paano ito, ano ito, saan ito nabibili, ano ito? Ano siya, buksan natin ay. Buksan natin ako. Ito. Ito ha, gourmet. Ito, mga kaibigan. Ayan, KR. Yan, kay Kiana Reeves. Tapos gourmet. Ano siya, tinapa. Tinapa. Olive oil tunay. Ay, napunta tayo sa ano negosyo. Mamaya babalikan natin yung tapos ito naman, bagnet bagoong. So, mayroon siyang bagnet. Oh, hindi siya maalat. Masarap to sa rice. Oh, diba? So, sa akin, parang hindi ko pa kasi siya inaano sa market talaga. So sa mga FB page mo, oo, sa pwede akin, sa mag-PM sa'yo. Yes. Para ipadala to the graph. Pwede naman mag-reseller sila, pero hindi ko pa masyadong inaano na. Kasi, bago pa kasi. Oo. So ito, magandang panimula ito para sa panibagong buhay. Di, kasi na, pagpagkain walang talo. Kasi totoo. Lahat ng tao, kakain tayo. Ikaw kanina ka pa. Pangkoy sa pangkoy. Ibang kain ang gusto niya. Sige, balik tayo doon. Okay, ayaw ka lang seryoso. Kailan ka huling kumain na nag-enjoy ka? Ay, kailan ka? Artista ba siya? Kailangan ikaw, ba? Ano? Sige, bahala ka. Artista. Artista o hindi, basta nag-enjoy ka? Ay, ang tagal. Parang Christmas pa ata yun. So, mga February. February. Sino ito? Artista. Ah! Ay! Kasi last, di ba? Ano nangyari? Sana, ano na... Paano nangyari? Ay, nagiging suki. Hindi naman kami. Pero ano lang, namimiss daw niya lagi ang lola eh. Minessage ka? Lagi. Hindi ko na nga binubuksan eh. Kasi lagi na lang ganun. Parang minsan kasi na may time kasi maglaro. Yung may time na makipaglaro ka, tapos may time naman na gusto mo munang seryoso, di mo muna siya. Pag mahalin niya ako, why not? Pero yung laro-laro lang na ano, pag may time, okay. Hindi siya priority. Character actor, matinee idol. Nagiging suki, di ba? Ibig sabihin maraming beses na. Oo, pero kung ano siya, Star Magic. Star Magic. O, hindi yung nag-viral ha. Lately. Star Magic pa naman. Ako na naman yung pagbibintangan. Kasi nung una, ako pinagbibintangan, di ba? Meron kang letter na pwedeng... Ay, suki na nga eh. Ibig sabihin, nasabi ko na. Ay, Star Magic. Teka lang, nasabi mo na. Nasabi ko na, Nay. Kanina? Hindi, nung ibang... Yung mga... Last year na nag-viral. Yung ba yung ano? Mm. Yung FHM? Lagi kasi yung ano eh. Oo. Ewan ko ba dun? Siya nasa cover ng FHM. Oo. Kinala! Viral din siya. Mag-comment kayo, OOTDians, no? Agad ko mahula ha. Oo. Siya na naging suki. Pag sinabi kong suki, maraming beses na. Oo, ang galing mo naman. Okay, Miss Kiana. Sinong artista ang sobrang gusto mong balikan? Gusto kong balikan? Yung na-try. Parang wala naman. Wala na? Wala. Kasi, hindi naman, di ba kakasabi ko lang na hindi masyadong, hindi gifted. Pero mayroong gifted ka nakasalamuha. Matagal na yun. Oo, matagal na. Hindi naman kasi actor. Masarap. Ah, talaga, bakit? Paano naman ang UC, amoy UC? Talaga. Pwede mo lagyan ng alcohol? Atriyose ba siya? Parang hindi naman ah. Diyos ko na, ang astri niya ganun kalaki, parang batsa. Tapos yusi ng yusi, ang kwarto niya puro usok. Di ba doon pa lang sa kabila, doon ka pa nakatira dahil sa Guadalupe? Mandaluyong. Ay! Mapunta tayo doon. Ang initial artista? Letter C. Kapareho din yan ng ano, ng... name, nagsisimula sa J. Yung isa yun. Pero yung isa taga si letter C, di ba? Si letter C. Daksina. Yung anak, uunga, yun pala yung ano. Gusto mo balikan. Iba pala yung sabi ko iba na. Iba pa yun. Oo, iba pa yun. So, si ano, si di ba? Nakarelasyon mo yun? Mga, alam mo yung lola mo, laging bangag naman yun eh. Diba?
Anak, anakan mo rin yun eh. Oo. So, kilala mo yun. Oo. So, di ba? Na-titan mo yun. That time naman ay, fresh pa siya noon. Wow. Kasi, kasi kakasimula pa lang niya noon sa GMA. Mm-hmm. Tapos, mayroon siyang lab team noon na nagre-reklamo. Kasi nga kami yung na-issue. Tapos, ang palabas kasi nila, sila yung mag-jowa. Mm-hmm. Tapos ngayon, na-istorbo ko na ano. Ang sarap nga, babad na babad nga ako. Nagkikita pa ba kayo? Means na nagkita kami nung ano, nung i-guest ko siya sa mga ganito, talk show. Mm-hmm. Di ba mahihain yun? Mm-hmm. Tapos, ayun, gusto niyang magkita kami. O, di ba, maasawa kasi siya eh. Pero parang wala na. Oo, hiwalay niya. Mm-hmm. Tapos mag-message sa'yo. Mm-hmm. Tapos hindi kami natuloy kasi nga parang mayroon, di ba mahirap intindihin yun? May sariling mundo. May sariling mundo. Mm-hmm. Kasi may mga pinagdadaanan din. Oo, may pero, sariling mundo siya. Pero hindi na naulit yung mga eksena niyo. Maidad na kasi ngayon. Oo. Gusto ko kasi fresh. Fresh na naman, ano? Sino ang artista na nakita mo pa lang, gusto mo na siyang matikman? Ngayon, parang ano, makita, sino bang mga gwapo sa... Na, yung mga kananasan mo, nakita mo siya ngayon? Tapos, ay, masarap si ano, yung sa GMA, yung ano ba yan, yung Kevin? Kelvin Aranda. Kelvin, oo! Gwapo yun. Parang mayroon kasi siyang appeal na kahit hindi siya ganun ka, di ba, mga big star, alam na natin. Tisoy, parang Daniel Padilla, parang wala ka nang hahanapin dahil gwapo niya. Parang siya kasi, parang iba eh, yung parang... Iba ang dating, iba. Oo, yung parang... Makikita mo siya, nai-imagine mo kama, parang gano'n. Okay, okay. Yeah. Parang ikakama mo na agad. Talaga. So, di may appeal kasi siya na nakakalibo. Eh kung halimbawa nakasalubong mo siya at saka nagkaroon kayo ng chance na kayo lang, may gagawin ka, no? Kilala kita eh. Lasingin ko muna na. Baka magbago isip eh. Ngayon ay parang nahihiya na ako sa mga bagets. Kasi pag tinitingnan ko sila, ang inisip nila parang ano lang, lalandiin ko sila. Kaya tuloy nahihiya, tuloy ako tumingin. Kaya tanggap mo ba sarili mo na parang mahirapan ka makahanap ng mga bagets na mamahalin ka? Medyo. Parang ano, ang inisip kasi nila yung ano lang, yung good time. Wow. Yung parang magsisex lang kayo, ganun. Tapos, puro good time ang gagawin. Kasi hindi ko na kikita sa kanila na handa silang parang sa hirap at ginawa. Hmm. Parang wala silang hirap na gustong madaranasan sa akin. Umaasa ka pa na magkaroon ng jowang mamahalin ka? Umaasa ka? Actually, marami namang nag-ano sa akin, nagme-message. Eh, hindi ko naman... Eh, kasi iba naman kasi 92 years hindi old. Hindi ko na kasi... 92 years old na siyempre. Hindi ko kasi, ano, priority. Ah. Kasi baka, ayoko, lagi na lang nagsisimula. Tapos wala na namang ending to. Nakakapagod din. Pero naniniwala ka pa rin na merong isang taong nakatalaga para sa'yo na isang lifetime and a lifetime partner. Oh, nagano naman na kasi 'di ba sabi nga nila may ilalaan si Lord para sa iyo. Mm. Ang akin lang kung tanggapin ko ba siya kasi baka naman thunder din. Eh ayoko naman mag-alaga ng thunder. O baka naman na mag-caregiver kami, 'di ba? Or kung meron man sakasakali, gwapo pero super chenis parang super chenis naman. Oo, yung mahirap talaga yung standard mo. Mm-hmm. Tapos syempre may edad ka na tapos hindi na kagaya noon na palaban ang lola mo. Ngayon, syempre, gusto ko rin naman na seryoso. Kaso lang, mahirap kung bagets din ang gustuhin ko. Kaya sabi ko, bahala na kung ano na lang yung darating. Basta wag lang yung thunder. Kasi ang mas importante sa akin yung happiness ko. Kasi di ba tinanong mo ako ano ang pera para sa akin? Eh syempre, anong habol ko doon sa matanda? Syempre, kung pera. May pera. Mm-hmm. Eh anong ko yung pera niya? Hindi naman ang habol ko. Hindi yan ang happiness ko. Ang happiness ko is i-please ko yung katawan ko, i-please ko yung libog ko, or what. So, anong makukuha ko doon sa matanda? So, kaya, magsipag na lang ako, para if ever may darating sa akin, yung gusto ko. O baka sabihin nila, jiwain mo yung matanda, hingin kang pera, tapos dali mo sa bata. Ay, pagluloko na yun. Pagluloko na yun. Hindi ko naman ginagawa yun. Yun naman ang maganda kay Kiana. At least, hindi siya ganun ka...
huwag naman tindagdagan masyado yung kasalanan natin, Nay. Kailangan fair lang tayo, o diba? Manloko tayo ng ano, harap-harapan. Wala o, yung... O nakita niyo na, narinig niyo mga kaibigan, it's seldom that we hear from people like her na akala natin ang misconception sa kanya, diba? Ang duming babae, ang daming lalaki. Pero kita mo how fair she is, ha? Hoy, dapat pero fair tayo fair. Lagi. Oo, na wala pa akong inargabyado, Nay, okay. Sa buhay ko. Maglalaro tayo ngayon, speaking about fairness, Nay. Magsasalita, magsasabi na, kami ng... Ano na naman to? Ano, relihiyon na naman hindi. To? Pag-uusapan. Magsasabi kami ng dalawang tao, tapos pipili ka. Random lang to, Nay, ha? Sige, mauna ka na, mauna ka ako, Nay. Hindi, mauna na ako. Ah, sige. Pag-diretso mo sige, siya. Sige. Sabi nga, tanong ni Pangkoy, ang ating... editor tsaka director. Oh. Lights on or lights off? And why? Ay, dun ako sa, anong tawag? Dim light. Dim light. Dim light ako. Ayoko naman na nang masyadong maliwanag na eh. Kasi kitang-kita ng mga pores dyan. Di ba? Hindi naman tayo perfect na ano. Mm. At lalo na siya, baka naman ma-turn off ako. Na, ay, ba't may ano? May ano? Ang tawag niya, an-an? Ba't may an-an? So, doon lang sa dim light, para kita ko siya, kita rin niya ako. Oo. Kasi ayoko naman ng off talaga as in blackout. Kasi bakit ka pa pumatol ng gwapo kung di mo naman din siya maaninag, di mo din siya makikita, di ba? Ay, maganda ha. O, di ba? Dapat mayroon tayong, di ba sabi ko, fair. Oh. Fair sa kanya, fair sa akin. Kita mo ako, kita-kita. Eto, may dalawang lalaki sa harapan mo. Pipili ka. Mm. Sino at bakit? Piolo Pascual, Sam Milby. Ay, sige, doon na lang ako kay Piolo. Kay Piolo na. Bakit? Si Piolo kasi yung nauna sa, parang siya kasi yung pantasya ng bayan noon-noon pa. So, wala, si ang narinig ko na nakatikim sa kanya, di ba? Mm-hmm. Siyempre, pangarap ng lahat yun, ha? Pangarap ng kababaihan, pangarap ng mga kabaklaan. Umalay mo, kung mangarap lang din ako, di ba? Doon ka na sa... Doon ako, sa original. Piolo Pascual. Kasi si Sam, na-discover lang naman si Sam sa PBB. Mm-hmm. Si Piolo, matagal na siyang Piolo bago may Sam Milby. Oh, di ba? Yeah, di ba sabi mo nga, why? Yeah, I love that. Ayaw mong tikman sa mga artista. Ay, si Lumihiya. Si M-Point. Ayoko naman. My point, oh. Diba, point niya yun, ha? Oy, bakit? Bakit? Bakit ako, ano naman reason ko tikman ko sila? Masaya ka na naman sa buhay mo. Ever since hindi mo na-o plastic, kaibigan ko sila. Kasi mga komedyante, puro magkakaibigan. Imagine mo. Oh, pero ang tanong, is tikman eh. Ayoko naman tumikim dun. Kung eto pa, may demand pa si Long, halimbawa ang Long, diba? Titikman mo, magbabayad ka pa sa kanya. Uy, si Long, bibayaran ko? Sasampalin mo pa niya. Tirikit ko pa yung ano niya, Bluetooth niya eh. No, we love you. Ay, mga kaibigan ko naman yan, wala tayong negative sinabi sa kanila. Ang Fanda. Tanong lang kasi, sinagot ko lang, yung tikim, ayaw mo tikman. Okay. Sa next na lang. Sa tanang buhay mo, sa pagiging artista mo, sino yung artistang ginusto mo pa lang sa utak mo tapos natikman mo? Ay! Ang dami! Ay! Marami. Lahat ng crush ko nung hindi pa ako nag-artista. Halos nakuha mo lahat. Sige, yung mga di naman, siguro mga 50%. Really? Bigyan mo kami ng mga pahala ng mga crush mo. Mamimili na lang kami, hindi mo na kailangan sagutin. Sino mga crush mo? Kasi 50% doon. Gusto na malaman. Kasi huwag mo sabihin kung sino natikman mo doon. Sige. Pero... Ay, unang-unang crush ko talaga, si Aga Mulak. Mm-hmm. Si Troy Montero. Mm-hmm. Si Jim Manalo. Mukha si Jim. Ba't iba yung ano mo? Si John Pratt. Uy, mga crush ha. Sabi ko mga crush. Oo. Kami namang hula. Oo, tapos kasi pa ba yung crush ko? Si Jay Cuenca. Si Enrique Hill. Yan, crush ko. Sino pa ba yung... Sino? Kalimutan ko na iba. James, hindi mo type? Si James? Mm-hmm. Hindi. Hindi ko siya... Masyado kasi siyang tisoy. Mm-hmm. Oh.
Di ba ang ano yung kategory ko is parang pangkama, yung parang masarap i ano tikman, tikim nga eh. Di ba sabi mo nga nai na sino yung mga crush mo na natikman mo? Sino pa ba? Sa natikman mo yung kalahati sa mga lalaki na sinabi mo na. Tama. O baka may nakalimutan pa ako. Kasi may hindi ako crush na natikman ko rin eh. Bonus 'yon. Bonus. Pero gwapo. Syempre papatong ka pa naman ng ano? Inisya. Kanino? Sa mga yung hindi ba, no? Di ba nagiging lonos na? Sino ba yun ang tikman ko na eh? Parang hindi ko na maano, matagal na kasi sila. At saka, at least ikaw, mga friendship. Ay, in fairness, wala akong, ano ha, wala akong, ano, demanda. Oo, di ba? Kasi lalabasan ko sila ng, ano, resibo. Pag i-deny nila ako. Yung mga resibo ka talaga? Daman. May mga ano yan, mga conversation. But do you enjoy this? Or talagang nangyayari siguro, na lang kasi? Siguro, hindi ako nag-i-enjoy. Parang siguro yabang lang. Trophy. Mga lalaki, lalo na mga mayayaman, naglalaro yan. Sino yung may mga sikat na artista, gusto tikman. Pero hindi sila na ano, parang ginawa lang nilang karangalan. Natikman ko na yan si ganun. Puro pangyabang lang. Yung sa akin naman, yung parang curious ba na, crush ko to dati, di syempre, ako. Nung natikman mo na, parang same lang ni palalasa, parang ganun lang din naman pala. Pero may mga ano ka rin, tinatanggihan ka rin. Oo. Yung tinatanggihan ka ng lalaki, may mga ganun. May pagkakataon na nilalandi mo na. Ang tatanggi sa akin na, yung bakla lang naman eh. Ah, talaga. Mm-hmm. O, sino? Like sino ang tamang ito? Sila-sila pa rin. Mayroon akong pinangalanan kanina na nilandi ko. Tapos, inano ako na, sabi ko, ay, confirm. Ayaw niya ng bilat. Basta! Oo, Tijan, sino pinangalanan niya kanina? Okay. Ka-text ko siya noon. Tapos, nung sinabi ko na, ano na, punta sa bahay, gano'n. Ay, hindi na nag-reply. Sabi ko, ay, confirm. Kasi naano na kasi siya na gano'n. Okay. Anong initial? Basta pinangalan ko kanina, review na lang nila. Ay! Review mo na lang. Kung sa mga napangalanan ni Kiana. Pero Kiana, from this time on, siyempre, hindi tayo bumabata, sabi mo nga, at saka, tayo lang, maswerte lang tayo kasi like you maintain your beauty, your figure, yung ganyan. Pero ano pa mga pinapangarap mo sa buhay ngayon, Kiana? Isa na doon siyempre, makahanap ng lifetime partner pag dumating. Ano pa ang mga pangarap ni Kiana Reeves? Gusto ko may stable na business ako. Tapos, mayroon na kasi akong lupa doon sa Zambales. Gusto ko magtayo ng bahay doon. Kasi wala akong balak na dito magbahay sa Luzon. Kasi babalik uwi ako sa Cebu. Cebu. Doon talaga ako gustong mag-retire. Yes. So, inisip ko, bago man ang lahat mangyari, Nay, ayoko bigyan ng problema yung pamilya ko. Parang, if ever na, hindi yung mawala ka, tapos puro problema iiwanan mo sa kanila. Parang ganun. Kung ano man yun, basta gusto ko, wala sila po problemahin. So, yung gusto mong gawin sa Zambales? Hindi yun nga, parang, ano yung, parang kung mawala, whatever happened, yung hindi kanila maalala na nabibisit sila, na dami namang, alam mo yun, parang ang daming problema pala nitong nanay namin, ganun. At least, if ever na ano, wala silang sakit sa ulo. Kung ano man yung maipundar ko, para sa kanila lahat yun. At meron na naman, di ba? Kahit pa paano? Hopefully, pero think positive lagi. Tapos may lupa ka na naman dun eh. Siyempre, pag-ipunan pero, na lang. Oo, mga ganun, pero hindi naman titirahan nila yan eh. Sabagay. At ang ano ko lang, at least anong gagawin nila doon, may hindi ka naman masyadong, yung nanay ko, puro kalandian na lang ang makikita namin sa YouTube, sa social media, hanggang nawala na, wala naman pala na ipundar. Ang pangit naman. Parang ikaw yata ang pinakapambansa eh. So far ha, sa mga sexy stars, wala akong maisip na isang sexy star na talagang to this day, from the time na she became controversial, to this day, ganun pa rin. Sila Osang lumagpas, nawala na yung kwan eh. Pero si Kiana,
regardless kung ano man ang edad niya ngayon, di at pag-usapan ng edad. Pero alam mo na maintain niya yung pagiging jolly, pagiging malapit sa mga boys, at saka puro boys, yes, and boys. Di ba? Sinabi mo kanina, no? Parang sa dami ng mga kaedad niyo na parang tumanda na at hindi mo na sila makilala. Pero kayo na palaging nasa labas, napupuyat, you maintain your look. O ano yan siya? Choice mo yan eh. Lifestyle mo. Kasi pwede ka namang mag-stay na lang sa bahay, magagansil yun. Magawa ka ng ano, yung puzzle ba yun? Tama. Di ba? Pero hindi mo siya, lifestyle, hindi mo siya ginusto. Mas gusto mo pang makipag, dyano, bonding sa mga friendship mo. Pareho mamaya, di ba, saan tayo mapunta? Mapunta na naman tayo mankind nito. Bukas naman, Easter Sunday. Bukas naman, magsiselebrate din sila. Ayun, so magsiselebrate din tayo tapos sa kanila. Tapos na nga yung kaplastikan, ng mga so, balik back to normal back na. To normal. Okay, before we end, no? Ano masasabi sa mga viral videos ng bawat artistang lumalabas ngayon? Ayun! Yun nga, tinalo pa nila ako. Ako nga na pambansang hubadera. Wala nga akong ganyan-ganyan. Wala ko yung sex video, Oo, hinahamon ko nga sila eh, na, sige, ang galing-galing yung mag-judge sa akin, na bold star, malandi, escort, blah, blah, blah. Pero never nga ako nakitang naghubad. Puro lang kung may sexy man ako, cleavage, may cleavage yan. Yan yung mga nagbabiral ngayon sa social media na mga lalaki naman karamihan, di ba? Marami kasing factor kung bakit nila ginawa yan. May mga bayad kasi ang iba dyan. Yung hindi ko nila lahat, may mga hindi artista rin na bakit kayo nagkalat sa Twitter? Kasi bayad yan. Mayroon kasi silang kausap. Oo, na sige, dapat mag-cam. Kasi kung hindi mag-cam, hindi sila babayaran. Eh, gusto nga nilang pera. Kailangan nilang i-cam. Kaya, para may, takbo agad yan sa Palawan. Promotion pa yung Palawan. Oo, Gcash. Eh, may limit kasi ang Gcash. Tama. Oo. So, yun ang nangyayari. O ngayon, ang nila, parang ginusto nila yan eh. Aware sila eh na ginawa nila yan, social media yan, nakaharap sila sa camera. So any moment, pwede yung kakalan. Oo. So kung ang payo ko lang, kung kalakihan yung mga inyo, okay, go, karirin nyo pa yan. Kasi more on in demand yan pag ducks. Pero kung Diyos naman, parang awa nyo na. Kasi mawawala talaga kayo ng karir. Kasi yan ang nagdadala ng pagkalalaki nyo eh, yung sandata nyo. Eh kung juts yan, mawala na yung parang, amo, yung gusto. Yung interest ng tao. Kaya, ayan lang pala. Tapos majitim pa. Ay, huy! May mga ganyan na eh. Oo, itong huli. Huli. Pero, wawa naman. Sino doon? Ay, yung pinaka-latest latest na. Magkatama rin man si Kiana, in fairness naman talaga, kapag, no offense man, kapag medyo hindi kalakihan. Kapag behave. Oo. Pero kapag, kung gusto nyo, kung malaki ka, kung gusto nyo karirin, makatulong sa inyo financial, why not? Lahat nga ng malaki na, di ba, parang pinag-uusapan siya na, bongga si in demand pa. Kasi, kontakin mo si ganito, kontakin mo si But we are not encouraging. Ay, oo. Eh, yun na yung Actually, na wala naman nakakaalam eh. Kasi hindi naman nila ginawa publicly eh. Kasi sa internet nga. Kaso lang, may mga kausap nga kayo. Sila yung nahakbayan or ano. Kasi once na ka makapasok na nga sa social media, wala na kayong kawala nun. Any moment, lalabas at lalabas. Maniwala kayo. Kaya ingat talaga. Kung ayaw nyo magka-issue, huwag nyo nang gawin. Diba? Oo, tama yun. Dalawa lang, huwag yung gawin. Kung malaki, di go. Pero ang maliit lang ang pakiusap lang namin, huwag mo na talagang gawin. Lalo na majitim. Baka pinagli kasi sa uling, ano ka ba? Hindi, mataas ang sugar. Mataas ang sugar. Oh, Diyos ko. Teka, di ba normal na mag-blind item tayo dito? Ay, pues, pinangalanan na natin lahat. Pero baka pwede natin nga si Kiana. Siya na mag-blind item para sa atin. Yes. Para sa OTD. Sige. Baka meron siya na sa isip na magandang pang-blind item. At tayo naman ang mahuhula. Yes. Yun! B.I. na! Bye! B.I. na! Mga OTDs, sa mga hindi pa nagsasubscribe,
subscribe na kayo, bagong BI at pinaka juicing BI. Yes. This is Kiana Ribs. Yes, no, bago. Oh, oh. Ay! At ito'y totoong-totoo. Alam niyo na, pag si Kiana. Nakaranas nito. Sige lang. Oh my God. Ano ba yung ano? Yung bang ano? Bago o yung dati? Kasi, di ba, Day, sa social media kasi, yung matagal-matagal na, paulit-ulit na lang yung mga pangalan. Yes. So, yung isa naman, nailabas na yan. Mayroong kinakabahan. May kinakabahan. Doon tayo sa Kabado. Para ano, maraming views. Ay, may asawa. Ay! Asawa. Kinakabahan. Pero, politiko siya. Ay! Na may asawa. Pare, singer. Ay! Oh, sige. Oh, di ba, ganyan mangyayari sa'yo kasi hindi mo kinuhang kumpanya sa... Hindi niya ako kinuha. Okay, ano nangyari? Nakita kayo, tapos... Excuse me. Ano yung kwento? Magkasama kami sa, ano, sa show, somewhere sa Visayas. Tapos, ayun, tawag nito, ayun, nagharutan kami doon sa backstage, hanggang nag-inom-inom, then magkatapat kami ng room. Then ako, di ba, mahilig ako sa bagets. Lumipad ang lola mo. Eh, siya may asawa na kasi siya, kaya then manaw sa kanya. Ayun, habang nasa nasa labas ako, nagmamamam ang lola mo. Text ng text, sabi ko, pagtipan ko kaya ito. Eh, di siyempre, luka-luka tayo. Magkatapat lang ng ano, room. Oo, di kinatuko. Ay, naka-ready na siya, nakatapis, ganun-ganun. Sabi ko, kakasimula ko lang, Nay. Tapos nangisay na siya. Siyempre, na-bad trip ang lola mo. Ang bilis naman. Oo. Nangisay na siya. Sabi niya, kainisip ko, asawa to, bakit parang ano, 'di ba mga hustler na pag may mga asawa, baka ako pa nga yung gagugaguhin niya eh. So ngayon siya pa yung sabi ko, ay parang hindi siguro marunong asawa niya. Oo, kasi ang bilis niya. Oh, tapos siyo na lagi nang syempre ano lang naman yun, parang hindi sila matatakot sa akin kasi hindi naman titibok yung puso ko diyan sa mga ganyan. Tsaka din mas sa akin yan, wala akong feelings diyan eh. Parang dula akong balak mang agaw. Sinagot mo lang naman yung text eh, di ba? Tsaka gusto mo ano, di ba? Hindi naman ako perfectong tao. Nakainom ako. Oo, tama. Eh, after nun, hindi ko na pinansin. Kasi akala niya, mababaliw ako sa kanya. May inisal tayo. Hindi oh. Sino siya? Sino siya ang linyang gumili? Sino? May idea ka. May, ay! Uy, madali lang yan, di ba? Sinurit ang ano. Ha? Sinurit ang ano niya. Sinurit ang jowa. Ang jowa niya, sinurit. Tapos, politician siya. Politiko. Tapos, ano? At least na rin siya. Never yun na lumabas ha. Binigyan ko lang kayo ng bago. Yes. Kasi paulit-ulit na kasi pati ako nagsawa na ako sa mga pangalan eh. At least ha. Pero pag halimbawa, di ba at kumatok ka sa kwarto niya. Hindi, nag-usap na kami na madaling araw na kasi yun. Pero tapos, nag-doorbell ka? Hindi, diretso. Kasi hindi naman niya nila kasi naka-ready na siya eh. Inaabangan na siya eh. Kasi nga, inano na nga ako, kaya kinukulit na nga niya ako. Sabi ko na doorbell. Naghahanap na nga ako ng ano. Hindi na kailangan. Hindi na doorbell. Kasi andun na yun. Nandun na yun, ha? Ayun ha. Ayun ha. At least fresh. Oo, fresh. Ay, baka naman ito na yung nahanap natin. Bakit kung tuturin, hindi naman ano, maano yan, napaka-happy lang na couple yan. Basta masaya naman sila eh. Parang bilis ha. Alaga ni ano yan, kaibigan natin. Ay, nako. Basta, we had so much fun. Ito yung patikim lang ha, kasi araw na. Parang wala nakaka-ano, walang nakaka-gets dyan. Kasi, never to nagka-issue. Walang issue yan. Kapanahon na wala. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, tatakbo pa naman yan! Bumabay ka. Ngayon mga kaibigan na, at least Easter Sunday, masayang Easter Sunday natin, di ba? Lungkot-lungkutan, tapos na tayo magpaka. Ito, bili kayo ha. Bili. Sige, salita ka lang, Nay. Ang kwan ng Kiana Duterte Ribs, no? Hanapin nyo ang kanyang Facebook account. Tsaka may Instagram yan, hanapin yes. nyo. Tapos para doon na kayo mag-DM or mag-PM sa kanyang account para sa orders ninyo. Yes. Ang sarap, my God.
Kasi di ba lahat tayo may edit kumain at saka ito yes. matipid pa ito. Comfort okay, food tonight. Comfort food. Saka hindi madali masira. Oo. Practical pa. So, pasasalamat naman din na, of course, ang yes. ating sponsor to Miss Kiana Reeves. Yes. Ay, wow! From Mamu Bedroom. Wow, thank you. Panglinis, di ba? Hindi ka naman maruming babae, makakatulong lalo. Oo. Hindi na ako mangangati. May hand wash, may body wash. Yes, oo. Thank you, Mamu Bebu. Ang cute naman ang pangalan, yes, Mamu Bebu. Yes. Online, Mamu Bebu. Online, yes, yes. Yun ha. Talaga, happy birthday kay Pangkoy sa March 31. Yan, happy birthday. Today, yes, kahapon naman birthday ni Daddy Doc, Dr. Percival. Daddy Doc, happy birthday. Tsaka noong 29th, ay birthday naman ni Doc Rob Walcher, yung asawa ni Patricia V. Yeah. Kaya tayo mga kaibigan, gusto natin pasalamatan siyempre ang ating napakabait at napakaganda at still very sexy na si Miss Kiana Reeves. Yes, thank you so much. OOTD, bago pa lang kayo, matagal na ako nag-subscribe sa inyo. Wow. Kaya lagi ako nanonood sa inyo. Kami talaga. Ito taga ano, taga lamig eh. Ando na eh, ang taas na ng ano eh, di ba? Bigyan yung babagsak. Ayaw kasi umakit sa fourth floor ng Department of Justice. Ayaw mag-demanda. Ayaw mag-correlation. Ito ngayon, ikaw bibigyan na yung pagkakataon para magkaroon ng final message mo sa iyong mga bashers. Ay, anyway, kasi panahon ng social media, hindi mawawala yung mga bashers. Actually, yung mga bashers, sila yung isa din sila sa rason na sisikat ka. Mm-hmm. Oo, artista ka man o ordinaryong tao. Mm-hmm. Pag binabash ka nila, more on ano yung lumalabas, yung paano na share yung mga videos mo. So, napag-usapan ka tuloy dahil sa mga bashers. Umiinit ka. Umiinit. Uh-oh. Pero, kung personalin mo yung mga sinasabi nila na masasakit na mga salita, masakit talaga kung hindi ka sanay, kung personalin mo. Pero pag ano, tawanan mo lang na they are just ano, parang andyan lang sila para silang mga parang kung sa ano pa mga alikabok sa ano sa lipunan. Uh-huh. Kasi 'di ba masasakit lang din naman sila magsalita. Edi tapatan mo rin ng ano, they are not excess sa buhay mo. Buti nga sa inyo diyan na lang kayo, Bel. But of course, we also have to thank your supporters. Ayun, mga supporters ko. Yeah. Mga organic 'yan. Hindi natin 'yan binibili. Yes. Kasi wala naman tayong pambayad sa kanila eh. Hindi naman tayo tatakbo para magpolitika. Mm-hmm. 'Di ba? So organic sila. Sila yung ginusto ka. Kaya ang pagmamahal mo sa kanila, yung parang sobrang pasalamat na andyan sila sa dami-daming tao, ikaw yung pinili nilang suportahan at gustuhin. Kaya bihira lang tayo na yung i-organ kasi sa lalaki mahirap nga magmahal sa atin, 'di ba? Hindi nga pahirapan pa nga eh. Ito pa yung mga tao na pinili kang gustuhin kanila. Kaya thank you so much at I love you. May message ka na sa bashers, may message ka sa supporters. Anong message mo sa mga boys? Ay, to all the boys you've loved before. Ah, yung before na minahal ko. Hanggang ngayon. Sa lahat, sa dami nila. Ako sa dami na. Ah, so sa yung mga minahal ko noon, thank you na pinasaya niyo ako sa konting panahon, pero walang hiya kayo. Inubos niyo talaga ako, no? Makaganti din ako sa inyo. May pagbabalita. Oo. At sa mga nagbabalak dyan na gusto tumikim ng lola nyo, galingan nyo kasi. Wala namang problema kung ang usapan is laro-laro, game-game, ganun. Huwag na tayo magplastikan. Pero huwag nyo ako idaan na, ano, na tingin nyo sa akin, ATM, na imi-message nyo ako, na feeling nyo magkapera na kayo, hello. Hindi ko to inaalagaan para laro-laruin nyo. Ako yung maglalaro sa inyo. Huwag niyo akong laruin. Kasi alam ko yun. Alam mo yun. Alam ko yun. Paano? O, di ba? Yes. So, Miss Kiana, sana hindi ito ang una tuli naming pagkakasama sa dito sa OOTD. Yeah, at saka more power sa OOTD nyo at marami pa tayong mga subscribers, marami pa tayong mga ano kasi ano kayo eh, sa buhay ngayon, napaka-stressful. Isa to sa mga programa na nagpapawala ng mga stress sa tao. Huwag na yung mga mabibigat na parang iyakan. Ayaw na nila yun. Gusto nila yung paretisan, yung mga ayaw, di man siraan. Di ba? Yung parang mayroon lang tayong
bagong pinag-uusapan, tapos maririnig good nila. Vibes. Good vibes. Yes. Tapos si Nanay Jobert pa, na ano na yan, na, kung sa ano pa, pederasyon na yan sa showbiz. So nasa kanya na yung institution. Parang yung credibility ni Nanay Jobert, bit-bit niya yan, di ba? Na namimili ang EBS. Willie Villame o Jobert, o, di ba? Sino pinili ABS, di ba? Jobert Sokal dito. So, hindi nalilimutan ng tao yon na kung gaano kalakas si Nay Jobert sa showbiz industry. Ay, ganun na taga. Sometimes, we really work hard on everything. Kaya, syempre, it pays off. Yeah. Kapag ikaw ay hindi ka rin nagkamalinay. Yung mga tinitira mo na, ano, kahit natitira mo sila, pero may resibo kasi, di ba? May katotohanan lahat. Oo. Na, ano. Hindi naman tayo papasok sa isang ano. Oo naman. Wala tayong... Yung blind item natin kanina, wala yun. That's nothing actually. Oo, oo. Part of showbiz yun. Ayan. At ikaw naman, Dere. Ayan. Sige, ipagpatuloy mo lang yung pagkamahinhin mo. Maganda yung combination nyo, di ba? Na di kayo balahuraan na ano. Mayroong taga-break na... Kung sa kuryente pa, circuit breaker ka, hindi aapoy yung ano ni masusunod. Maganda din yan, Manay, no, na hindi kayo parating... Pambalansi. Oo, pambalansi. Anyway, parang... A very bright. Oo. At conservative. Oo, yan ang conservative. Mayroon pa pala ngayon. Ako lang nung sinabi mo sa amin kanina na dati pa lang nag-subscribe ka na. Mm-hmm. At nagugustuhan mo na yung kung anong nakikita at napapanood mo sa amin. Mm-hmm. Nakakalakas sa amin yun. Kasi hindi sa araw-araw, ay malakas ang pakiramdam namin. Ah, talaga. So, may mga taong kagaya man na magpapalakas, mga OOT dyan natin na nagpapalakas sa amin, na patuloy na nagmamahal sa amin. Oo. May mga tao na nakasubaybay, ano kayong bago. Lalo na mga OFW natin, ako yan ang mahilig mag-ano. Kasi yan ang libangan nila doon. Pantanggal homesickness. Oo. Yun, maraming salamat. God bless sa OOTD. Thank you. Oh, we love you so much. Naku, conservative ka eh. Aray, yun mo mga OOT gents. Grabe tong oras na ito. It's an Easter Sunday na napagbigay sa atin ng isang kagandahan ng ating puso at kagalakan na nagpasaya sa atin na eh. Tama. Mm-hmm. Let's have fun. Oo, diba? Thank you very much for watching. OOTD! Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na talagang kaibigan, si Kiana, walang biro at hindi nagko-question yon, Nanay Jobert Sokal dito. Yes, of course, direct chop sumansalang aking anak. Of course, anak ko na si Kiana Reeves. At saka sa mga audience natin, may mga pagkakataon that na masaya lang tayo. Diba? Yes. Tulad nitong episode na ito, we no intentions. Gusto lang namin dito, hindi tayo nagbabalahuraan. We're just being real. Sabi nga ni Kiana. Yes. Yeah. Akin, Nay, ang takeaway ko ngayong oras na ito, Nay, minsan lang talaga pala tayo mabubuhay sa mundong ito. Sa pinakitang kasayahan na meron si Miss Kiana Reeves, parang nahahawa ko at sinasabi niya sa akin na, uy, mabuhay ka ng tama. Hindi mo naman biplis lahat. Gagawin mo, gagawa ka ng tama, wala silang pakialam. Gagawa ka ng mali, may mali ka pa rin. Patuloy lang tayong maniniwala na kung sino ka at ano ka, ang mahalaga ay tanggap ka at tanggap mo ang sarili mo. Patuloy tayong maniniwala. Patunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Yes, at sabi nga nila, it takes so many muscles, di ba? Para pag ikaw ay nagsimangot. Mm. And it takes a few muscles for you to smile. Why don't you smile and laugh out loud, di ba? Ang saya-saya yata ng buhay. Lalo pag with Kiana around, just go, I don't imagine being wrong, okay? Let's have fun! Happy Easter Sunday! Thank you! Happy birthday, Pangkoy! We love you! Yes. We love you, Pangkoy! We love you so much, Pangkoy!